Alamin naman natin ang latest sa UERM Memorial Medical Center kung saan pinasok din ng baha ang kanila pong emergency room. Live mula sa Maynila, saksi si Joseph Morong. Joseph. Ang update muna tayo dito sa Maynila, no, ay walang patawad talaga. Yung ulan dito, akala natin ay tumila na yan at medyo nag-aliwalas na yung langit kanina. Pero nagkamali tayo. Hanggang ngayon sa mga oras na ito ay malakas pa rin ang buhos ng ulan. Nagsimula yan siguro mga 20 minutes ago. At kung makikita nyo ay bunsod niyan ay yung baha dito sa may Mendiola, sa may Recto Corner Legarda, ay mabilis at malakas yung agos ng tubig. Akala natin dito kanina ay uhupa na ng konti dahil tumila naman between mga 8 o'clock to 9 yung ulan. Pero ngayon nga ay nagbalik na naman at mukhang mas malakas itong pinapakitang ulan dito sa Maynila. So may mga nakikita tayo na mga truck ng police, no, kanina na may bit-bit na mga na-rescue nila ng mga residente dito sa may area ng Maynila. At kanina nga, Igan, ay nag-ikot-ikot tayo dito sa Kamaynilaan. Yan naman ay yung Memorial Medical Center. Pinasok na ng tubig baha yung emergency room nila. Pero inilipat lamang daw sa third floor yung ER. Ngayon, nag-ikot tayo, pinuntahan natin yung nagtahan. At nakita natin doon sa nagtahan bridge ay mga nakapark yung mga iba't ibang klaseng sasakyan, mga truck. At yung iba dyan ay mga private vehicles. No? Hindi kasi makalusong yung mga sasakyan na yan dyan sa bahaging yan ng Maynila sa may nagtahan. Matapos ay umikot din tayo, pinuntahan natin yung Magsaysay Boulevard na hanggang simula kaninang tanghali hanggang hapon ay wala pa ring paghupa ang baha. Malalim yan, Igan. Mga aabot yan doon sa mga nakita nyo doon sa babae. No? Medyo nasa mga babaw na party lang siya pero aabot yan ang hanggang Bewang. At yung iba dyan, nangangahas pa nga na mag-tumawid. Ito naman, yung bahagi yan, ito sa may mga eskwelahan, sa may UBAL, ito sa may La Consolacion, San Beda, so baha pa rin dyan. So malamang wala talagang klase dyan tomorrow. Ito naman yung sitwasyon kanina, dun sa UERM Lubog yan. Yan yung compound ng UERM Hospital. Ito naman yung emergency room. Halos hindi na natin nakita yan kanina at ampos tao na yan ayon dun sa security guard natin nakausap. Ay simula ba ng mga 9 o'clock ay tumaas yung tubig dyan sa area na nilubog na nga yung ibang mga sasakyan sa area. Ito naman yung mga sa may Aurora Boulevard sa may San Juan, yung mga residente na akala ay uhupa ng umaga ay nagkamali at kinailangan na lang sunduin ng mga rescue teams. Ito naman yung sa may kasagsagan, sa may Ross Boulevard, Aurora Boulevard. At sinusundo na nga lamang ng mga rescue teams yung mga residente na natrap sa kanilang mga bahay. Hindi biro yung lalim at saka bilis at nung ragasa ng tubig baha dyan sa area na yan sa San Juan. Nagapa namin lahat ng gamit. Itaas na namin. Yung ibang mga pasyente? Doon naman. Ayos naman sila. Third, fourth naman sila. Kala namin, uupa. Eh, nung bandang huli ng mga umaga at madaling araw, nung madaling araw, umupa na siya, wala ng tubig. Ngayon lang umaga, yung talagang lumakas na. Abot na yung sahig namin, yung second floor. Nandun na yung sa second floor namin, may tubig na eh. First time ba nangyari? Kasama ng Undoy. Undoy, ganun din. Oh. Ganun din kami ng Undoy. Igan, yung UERM, kung matatandaan nyo, ayan din yung binaha ng bagyong Undoy ng 2009. Kanina ay nangailangan sila ng diesel para doon, para patakbuhin yung kanilang mga generator. Pero according to the Philippine National Red Cross, itong kay Secretary General Gwen Pang, ay napadala na nila ng diesel para patakbuhin yung kinakailangan mga generators dyan sa UERM. Samantala, tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan dito sa Maynila, dahilan para tumaas pa rin ang baha dito sa may Mendiola, corner, Recto Corner Legarda. Live mula rito sa Mendiola, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.